Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Ang lalaking binuntis ang mga ex. Nang hapong yun ay napapalingon ang mga dumadaan kay Ronald dahil sa eksena ng kausap niyang si Janela. Umiiyak kasi ang dalaga habang nagmumura at sumisigaw. Wala namang magawa ang binata kundi awatin ang dalaga. Janela, please naman! Huwag ka rito mag-iskandalo! Nakakaya oh! Pinagtitingin na tayo ng mga tao! Pasimple niyang niyakap ang dalaga at marahang inilayo sa mataong lugar. Subalit hindi nagpaawat si Janela. Sinabi nito ang mga gusto nitong sabihin kay Ronald. Lahat naman ng mga masasamang salita ay sinalulang ng binata na parang sanay na siya. Nang hapon kasing yun ay nagdesisyon si Ronald na makipag-iwalay na kay Janela matapos malaman na aksidente niyang nabuntis ang dalaga. Pagdating nila sa hindi na mataong lugar ay doon na biglang nagbago ang reaksyon ni Ronald. Mula sa pagiging maamong tupa ay tila naging isa na siyang mabangis na leon. Eh sigurado ka bang sa akin yung baby na yan? Yung pinagbubuntis mo ngayon? Akalo ba hindi ko alam na kung sino-sino lang din yung mga nagiging kainuman mo nung nakaraang buwan? Malay ko bang isa sa mga nakainuman mo yung gumawa niyan? Isang malakas na sampalang dumampi sa pisngi ng binata, dahilan para maudlot ang kanyang pagsasalita. Langya, Nela. Subukan mo pang sampalin ako. Makakatikim ka na talaga sa akin. Manihimik ka na sabi sa kakasigaw mo eh. Nakakaya ka sa mga tao oh. Hinigpitan ang binata ang pagkakahawak sa braso ng babae, dahilan para mapalayad ito ng bahagya dahil sa sakit. Sa tigas at laki ba naman ang mga kamay ni Ronald dahil sa pagjijim? Kaya naman ganun na lang ang reaksyon ng dalaga. Nagtitimpi lang ako sa iyo kanina pa eh. Kasi maraming tao. Hayop talaga. Dahil doon ay tahimik na napaiyak ang dalaga. Matapos makaramdam ng takot nang makita ang mga tingin ni Ronald. Sa unang pagkakataon ay ngayon niya lang nakita na ganoon ang binata. Noon kasi magkasama pa sila at hindi pa nito nakukuha ang kanyang pagkababae para itong maamong tupa na hindi makabasag pinggan. Subalit ngayong nakuha na ng binata ang gusto niya sa babae ay bigla na lang nagbago ang lahat. Ang kapal na mukha mo, Ronald! Hindi ko akalain ganyan ka! Pinagay ko ng sarili ko sa iyo tapos ganito ang gagawin mo sa akin! Pinagbibintangan mo pa akong nakipag-sex sa iba! Buntis ako, Ronald! At ipinapaalala ko lang sa iyo na ikaw ang ama nitong dinadala ko! Eh di palaglag mo yan! Hindi ko pa nanagutan yan! Dahil hindi ako sigurado kung sa akin talaga yan! Parang gumuho ang mundo ni Janela matapos marinig ang mga sinabi ng maskuladong lalaki. Hindi niya sukat takalain na gagawin sa kanya ito ng lalaking minahal niya. Dahil doon ay mas lalong napahagulgol ng iyak ang dalaga. Para siyang nabingi ng mga sandaling yon. Hindi niya na halos alam kung ano pa ang magiging reaksyon. Sobrang sakit para sa kanya bilang babae na marinig ang ganon. Last na pagkikita na natin to ha. Inuulit ko, hiwalay na tayo, Nela. Huwag na huwag ka na magpapakita sa akin dahil kahit anong gawin mong pangungulit, hinding-hindi ko yung pananagutan. Bago umalis ang binata ay narinig pa niya ang dalagang galit na galit na nagwika habang humahagulgol sa pag-iyak. Kanin sa mga pinagagawa mo, Ronald. Tuwag ka, wala kang bayag. Mas bakla ka ba sa bakla? Kapal na mukha mo, hayop ka. Tandaan mo, may araw ka rin. Ngumiti lang si Ronald sa dalaga bago niya ito iniwang luhaan sa lugar na yon. Ilan lang si Janela sa mga babaeng halos hindi na mabilang sa kamay ni Ronald na napaikot at nabilog niya ng husto. Gawain na talaga ng binata ang ganon. Kung mayroon siyang natipuang babae, aakitin at liligawan niya ito hanggang sa mapasagot. Magiging mabait siya hanggang sa makuha na ang gusto at kapag tapos na at nagsawa na siya ay iiwan na lang niya ng walang pakundangan. Katulad na lang ng ginawa niyang yon kay Janela. Dahil sa matangkad, matipuno
moreno at gwapo, kaya naman marami siyang nalulokong mga kababaihan. Sa unang tingin ay hindi rin talaga akalaing magagawa niyang manloko dahil sa pagiging maamo ng kanyang mukha na nagkukubli lang pala, dahil ang totoo ay kahalintulad siya ng isang lobo na nagpapanggap na tupa. Eksaktong 6:00 ng gabi, pagka-uwi ng bahay ni Ronald ay dumiretso siya sa kusina para maghanda ng kanyang hapunan. Mag-isa na lang kasi ang binata sa bahay na kanyang tinitirhan. Ang nag-iisa niyang kapatid na babae kasi ay nasa ibang bansa na kasama ng kanyang mga magulang. Hindi ganun ka-close si Ronald sa buo niyang pamilya sapagkat matigas ang kanyang ulo at may sariling disposisyon sa buhay. Ito ang dahilan kaya hindi na siya pinakikialaman ng mga magulang, lalo na ng kanyang tatay. Madalas kasing ang tatay niya ang nag-aayos sa mga kalukuhang pinaggagawa niya. Nang matapos ng kumain ay pumesto kaagad siya sa sala at binuksan ang TV. Nagpalipat-lipat siya ng channel at nang makaramdam ng pagkaboring ay pinatay niya na lang ito ulit. Ay nako, ano bang pwedeng gawin ko ngayon? Napapitik siya sa hangin matapos maalala ang isang bagay. Ay, oo nga pala. Si Vanessa. Teka nga, i-chat-chat ko na nga lang siya uli. Buti na lang naalala ko talaga yung babaeng yun. Diba talaga kapag maraming reserba eh? Ang pogi mo kasi talaga, Ronald eh, no? Tumayo siya at nag-flex ng sarili sa harap ng salamin na malapit lang sa TV. Teka, ligo muna ako bago bumayo. Pagkatapos noon ay nag-ayos na nga siya ng sarili. Siniguro niya ng gabing yun na magiging mas kaaya-aya ang kanyang itsura na kababaliwan ng mga kababaihan. Nang makagayak na ay kinontak niya si Vanessa na kaagad din namang nag-respond sa kanyang call. Hello, Vanessa. Good evening. Free ka ba tonight? May problema lang kasi ako eh. Baka pwede mo naman akong samahan, no? Pero kung busy ka naman, okay lang. Ako na lang siguro mag-isang lalabas. Hindi na niya natapos ang huling salita sapagkat umuuna na kaagad si Vanessa mula sa kabilang linya. Pagkababa ng telepono ay napaharap na naman si Ronald sa salamin habang lumalapad ang mga ngiting abot-langit. Iba ka talaga, Ronald? Iba talaga karisma mo, walang nakakatanggi. Pagkatapos noon, ay imi-message niya kaagad kay Vanessa ang location na pagkikitaan nilang dalawa. Lumabas kaagad siya ng bahay at sumakay sa kanyang motor na nasa parking area. Eksaktong pag-on niya ng makina ng motor, ay napansin niyang mayroong taong grasa na nangangalakal ng basura sa tapat ng kanilang bakuran. Paglabas ay hinintuan niya ito at pasimpleng sinaway. Manong, wala akong makakalkal na pagkain o may bebenta dyan. Puro basura lang po laman yan. Hindi sumagot ang taong grasa, kaya medyo napakunot ng noo ang binata. Nagpatuloy lang kasi yon sa pagkalkal kahit sinabihan na niya ito. Dahil doon ay bumaba siya ng motor at nilapitan ng taong grasa. Manong! Huwag na ho kayong makulit. Wala ho kayong makakalkal dyan. Natigilan siya sa pagsasalita nang biglang lumingon ang taong grasa. Mamula-mula kasi ang mga mata nito na parang nanlilisik. Matalim yung tumingin sa kanya kaya napatras siya ng bahagya. Sakalang din napansin ni Ronald na babae pala ang nasabing taong grasa matapos mapansin ang dibdib nitong nakaumbok at ang buhok nitong tila naninigas na. Dahil sa matalim nitong tingin ay tila nakaramdam ng kakaibang kilabot ang katawan ni Ronald. Unti-unting nanayo ang kanyang balahibo. Kaya naman marahan siyang naglakad pabalik sa motorsiklo habang nakatingin pa rin sa taong grasa.
Ilang segundo ang nakalipas ay naglakad na palayo ang babaeng taong grasa, subalit nang lumagpas yun sa kanya ay saka nagsalita na parang kaboses ni Janela. May araw ka rin. Tandaan mo yan. Hahabulin sana ni Ronald ang taong grasa, kaya lang ay biglang nagring ang kanyang telepono dahil tumawag na si Vanessa. Nang sagutin niya ito ay nalimutan niya na bigla ang nasabing taong grasa. Ha? Sige. Okay lang na isama mo yung pinsan mo. On the way na rin naman ako eh. Okay, see you later. Magdadrive na ako ng motor. Bye! Mwah! Pagbaba ng telepono ay muling binalingan ng matipunong binata ang lugar na dinaanan ng taong grasa. Subalit, hindi na niya ito nakita. Napailing na lang siya habang napapangiti. At pagkatapos noon ay sumakay na siya ng motorsiklo at nagmaneho palayo sa lugar na yon. Ilang minuto ang nagdaan ay narating na niya ang meeting place nila ni Vanessa at ng pinsa ng dalaga. Pagtanggal ng helmet ay humarap muna ang binata sa side mirror, saka ngumiti at nagpapogi. Ay, oo nga pala. Dapat sad boy ako kasi breakup namin ni Janela. Humarap siya ulit sa side mirror at naglungkot-lungkutan ng pagmumuka. Yan, pwede na. Best actor ka talaga, Ronald Pogi. Pagkatapos niyang i-compliment ang sarili ay pumasok na siya sa resto bar para hintayin ang babaeng bago niyang bibiktimahin. Higit 20 minutos rin siyang naghintay bago dumating si Vanessa kasama ang pinsan nitong si Isha. Pagkakita niya sa dalaga ay lumapad na naman ang kanyang ngiti bago napasigaw sa isip. Pucha, ang hot talagang Vanessa na to, pati yung pinsan niya. Nanginginig tuloy yung kalamnan ko eh. Ang sasarap. Langiya naman talaga oh. Tumayo siya at sinalubong ang dalawang naggagandahang mga dalaga. Hindi niya rin ipinakita na excited siya ng mga oras na yon sapagkat naglulungkot-lungkutan nga siya. Nang makaupo na sila pare-pareho ay umorder na siya ng may inom at pulutan. Ipinakilala rin muna ni Vanessa ang pinsan niyang si Isha. Nang magkamayan ay pasimpleng kumindat ang binata, dahilan para kiligin ng bahagya ang pinsan ni Vanessa. Vanessa, pasensya na ha. Nabala ko pa kayo. Malungkot lang talaga ako ngayon eh. Kailangan ko lang ng makakasama at makakausap. Buti talaga pumunta ka, Vanessa. At saka buti sinama mo rin itong si Isha na pareho kayong maganda. Pakunwaring nagtakip ng mukha si Ronald na parang iiyak. Pero ang totoo, sa takbo ng kanyang isipan ay tuwang-tuwa siya sa mga nangyayari sapagkat bigla siyang inalo-alo ni Vanessa. Inagod-hagod ng dalaga ang likuran niya na talaga namang ikinatuwa ni Ronald ng gusto. Matapos magtakip at pakunwaring umiyak ay sa kanya hinarap ang magpinsan. Eksakto rin na dumating kagad ang mga inorder nilang alak at pulutan, kaya sinimulan na nila ang pagtagay. Nang makapag-cheers na, ay nagtanong kagad si Vanessa kung ano nga bang nangyari kaya muling umarte si Ronald na parabang maiiyak na naman. Ano kasi? Paano ba to? Paano ko ba sasabihin? Naiyak kasi ako sa totoo lang, Vanessa. Hinagod-hagod na naman siya ng dalaga sa likuran, kaya nagsumigaw na naman ang isipan ni Ronald na mga oras na yon. Ayos! Pag nalasing kayong dalawa, bibirahin ko talaga kayo. Matapos ang una, ikalawa at pangatlong tagay, ay nag-aya na namang mag-cheers si Vanessa. Nang magtama ang kanilang mga baso ay nakatingin si Ronald kay Isha. Pasimple na namang kumindat ang binata na ikinakilig na naman ng dalaga. Pagkatapos noon ay muling bumaling si Ronald kay Vanessa. Bago naglungkot-lungkutan na namang nagsalita. Ganito kasi yung nangyari. Mas ginalingan pa ng binata ang pag-arte ng mga oras na yon.
mas lalo niyang nilungkutan ang kanyang facial expression at pati na rin ang pagsasalita. Kaya naman, mas lalong nahook ang dalawang dalaga na walang kaalam-alam na puro panloloko lang ang lahat. Kasi wala na kami ni Janelle. Napapikit kunwari si Ronald at muling napahilamos ng pagmumuka na kunwari iiyak na. Dahil doon ay napahawak sa balikat niya si Vanessa at saka ito pinisil-pisil na nagustuhan ang gusto ni Ronald. Makunwari siyang napabuntong hininga bago muling nagkwento ng mga kasinungalingan. Hindi ko matanggap eh. Kahit masakit sa akin eh. Nakipagwali na ako kanina. Mabilis niyang tinagay ang isang baso ng alak at nang lingunin niya si Vanessa ay tila gulat naman ito sa kanyang mga sinabi. Nagtataka ka rin no, Vanessa, kung bakit ako nakipag-iwalay. Alam ko namang alam mo kung gaano ko kamahal si Janelle, pero kailangan ko nang makipag-iwalay. Sumalok siya ulit ng alak at pagkatapos ay tila naiiyak na hinarap ang mga dalagang kainuman. Nabuntis si Janelle ng ex niya. Umamin siya sa akin nung nakaraan lang. Mahal na mahal ko siya. Ano mang magagawa ko kung nabuntis na siya ng iba, di ba? Gulat na gulat ang magpinsan sa kanilang mga narinig. Kaya naman niyakap ni Vanessa nang mahigpit si Ronald na lalong ikinutuwa ng isip ng binata. Sa isip-isip pa niya ay para siyang nagbubunyi ng mga oras na yon. Sige, higpitan mo pa yung pagyakap. Nararamdaman ko na yung boobs mong dumitikit sa katawan ko. Kinikilig ang kalamnan ko sa iyo, Vanessa. Ang sarap mong... Hindi na niya naituloy pa ang sinasabi sapagkat nagulat din siya sa mga sumunod na pangyayari. Maigpit kasing hinawakan ni Isha ang kanyang kamay at saka pinisil-pisil. Dahil doon ay matinding pagnanasa ang lalong naramdaman ng binata ng mga oras na yon. Hindi niya sukat akalain ang mga pangyayaring yon, kaya naman tuwang-tuwa siya at napapasigaw sa isipan. Langya, buenas ako ngayon ah. Mabuti na lang talaga nakipag-iwalay na ako kay Janelle. Matapos ang tagpong yon, ay pansamantalang tumayo si Ronald at nagsabing magyoyo silang siya sa labas. Pumayag naman na magpinsan kaya kaagad niyang iniwan ang mga ito. At dali-daling nagtungo sa labas ng bar para nga magsindi ng sigarilyo. Nang nasa labas na siya, ay tungtuwa ang binata sapagkat higit pa sa ini-expect niya ang mga nangyayari. Sigurado siya na mga sandaling yon na mayroon siyang maiuwi sa dalawang dalaga. Pwede rin namang dalawa, kung trip nila. Eksaktong pagsindi niya ng sigarilyo ay mayroon siyang nakita mula sa hindi kalayuan. Isang taong grasa. Nung una ay hindi niya ito pinansin dahil marami namang taong grasa na nagkalat sa syudad. Subalit, nang makalapit na yun sa kanya, ay tila nabigla siya matapos makilala ang nasabing taong grasa. Oh, siya yung taong grasa kanina sa tapat ng bahay ah. Labis ang pagtataka ng binata matapos makita ang babaeng taong grasa. Dahil doon ay natigilan siya sa pagsisigarilyo at napatanaw na lang dito hanggang sa tumapat ito sa kanya. Paano siya nakarating dito? Ang layo-layo lang lugar na ito sa bahay. Natigilan na siya sa pagbulong sa sarili sapagkat huminto sa harapan niya ang babaeng taong grasa. Katulad kanina ay namumula pa rin ang mga mata nito habang nakatitig ng matalim sa binata. Nakaramdam ng pagkailang at kakaibang kaba si Ronald dahil sa mga titig nitong tila makahulugan. Maya-maya pa nang humangin ng kaunti at tumapo ito sa katawan ng binata ay napahimas braso siya. Dahil sa kakaibang lamig na dulot ng hangin. Lamig na tila pa may kung anong hindi magandang hatid. Nanatiling nakatingin ng matalim ang babaeng taong grasa, kaya naman napatras si Ronald kasunod ng pagpitik ng yosing hindi pa naman nauubos. Nang tinapakan niya ito't pinitpit ay muli niyang nilingon ng kaharap. Hindi pa rin ito umaalis sa pwesto, kaya naman medyo nairita na si Ronald.
hindi na kasi siya komportable sa tingin ng babaeng taong grasa. Parabang kinakain ito ng buhay, pati ang kaluluwa niya kung makatingin ito sa kanya. Mawalang galang na ha. Pwede bang umalis-alis ka sa harapan ko? Hindi na naituloy ni Ronald ang ibinibigkas sapagkat biglang umiti sa kanya ang babaeng taong grasa. Habang ang tingin nito ay matalim at hindi natitinag, nagdala ang ngiti na yun ng takot sa puso niya. Kaya naman, napahawak siya sa dibdib sapagkat bumilis ang pagtibok nito. Umatras ang binata at tinalikuran na ang taong grasa. Subalit, bigla yung nagwika. Ang mas nakapagtataka pa ay kaboses na kaboses noon si Janela. Maganda ka na. Dahil oras na ng paniningil. Tandaan mo tong gabi na to. Ito ang huling sandali na magiging masaya ka. Sino ka bang siraulo ka? Paglingon niya ay biglang nawala na parang bula ang nasabing taong grasa. Kaya sobrang nagulat ang matipunong binata ng mga oras na yon. Bigla siyang kinumutan ng kakaibang lamig at takot dahil sa mga nangyari. Kaya naman dali-dali siyang bumalik sa loob ng resto bar para makalimutan ang lahat ng nangyari. Pagbalik sa upuan ay nakita niya ang magpinsan na sumasayaw na sa entablado. Nang makita niya kung paano gumiling ang dalawa, ay natabunan kaagad ang kaba niya ng matinding pananabik. Nakangiti at puno ng pagnanasa niyang pinagmasdan ang magpinsa na sumasabay sa tugtugin. Ilang saglit pa'y napalingon na sa kanya si Isha. Nag-flying kiss pa ito kaya napangiting abot langit na naman si Ronald. Pagkalaon ay pasimple niyang sinenyasan si Isha na magtungo sa CR. Nauna siyang tumayo at naglakad papunta roon at ilang segundo lang ay nagpaalam naman si Isha sa pinsan niya na walang kamalayan sa mga nangyayari. Sayaw lang ng sayaw si Vanessa ng mga oras na yon dahil tila tinamaan na to ng alak. Nang nasa pinto na nga si Isha ng female CR ay kaagad siyang hinatak ni Ronald at dinala sa male CR. Pasimple silang pumasok sa isang booth at doon itinuloy ang kanilang kamunduhan. Ang ganda mo, Isha. Buti na lang sumama ka sa pinsan mo. Pwede mo ba akong tulungan makalimot kahit saglit lang? Dahil sa mapang-akit ng ngiti at pananalita, ay kaagad natangay ang dalaga. Nakangiti itong tumango kaya naman hinalikan kaagad siya ni Ronald. Nang kapwa nag-i-enjoy na sila sa mga pangyayari ay saglit na napatigil si Ronald sapagkat nakaamoy siya ng mabaho. Amoy na tila ba galing sa imbornal? Amoy ng isang taong grasa. Pagdilat niya at pagharap kay Isha ay ganun na lang ang pagkabigla niya sapagkat nag-iba na ang mukha ng babae. Mula sa pagiging maganda ay nagmukha yung taong grasa. Ang taong grasa na nakita niya kanina. May nanlilisik na mga mata, tuyo at matitigas na buhok, nanlilimahid sa dumi ng katawan at naninilaw na mga ngipin. Masarap ang matikman ang bibig ng taong kumakain ng mga tiratirang pagkain. Pagkasabing yun ng taong grasa ay saka ito humalakhak na parang isang demonyo. Dahil naman doon ay napatras at napahiyaw ng gusto si Ronald dahil sa takot at pagkagulat. Ano ginagawa mo nito? Nasaan si Isha? Hindi sumagot ang babaeng taong grasa. Tumawa lang ito nang tumawa kaya naman takot na napatakbo sa labas ng banyo si Ronald. Babalik na sana siya sa pwesto nila subalit laking gulat niya nang makita si Isha at Vanessa sa entablado na nag-i-enjoy sa pagsayaw. Dahil doon ay mas lalo siyang kinilabutan at nakaramdam ng pandidiri matapos malasahan at maamoy ang sariling bibig matapos makipaglaplapan sa babaeng taong grasa. Nang mapagtanto niya ang mga nangyari ay bigla na lang siyang nasuka, dahilan para maagaw ang atensyon niya ng mga tao. Saglit tuloy na tumigil ang sayawan dahil sa nangyari at dala na matinding kahihiyan. Kaya patakbong lumabas si Ronald ng resto bar. Sumunod naman sa kanya sina Vanessa at Isha hanggang sa parking lot at tinanong kung anong nangyari sa kanya. Nang mga sandaling yon, ay parabang nawala siya sa mood
ang nararamdaman niyang pagnanasa para kina Vanessa ay napalitan ng matinding pagkalito at takot. Hindi ma-explain ni Ronald, subalit sigurado siya na hindi normal ang naganap kanina. Totoo ang lahat ng mga nangyari kanina lang. Pasensya na, Vanessa, Isha. Sumama lang talaga yung pakiramdam ko eh. Uuwi na muna ako. Aalis na sana si Ronald, subalit nag-offer ang magpinsan na samahan siya sa pag-uwi. Nakagad niya ring pinayagan, sapagkat isa na rin yung pagkakataon para maituloy niya ang kanyang pinaplano. Kagad napawi ang alalahanin niya nang makita niyang muli ang alindog ng magpinsan. Umiral na naman ang kamunduhan niya ng mga oras na yon. Salamat sa inyo. Napakabait niyo talaga. Kung gusto niyo, sabay na lang tayo mag-inom. Pagka-oo na magpinsan ay inangkas niya na kaagad ang mga ito at dali-daling nagbiyahe pa uwi ng bahay. Nang nasa tapat na sila ng bahay, pagkababa ng dalawa niyang angkas ay saglit na napasulyap si Ronald sa basurahan. Kaya naaalala na naman niya ang babaeng taong rasa. Erase, takde. Pagkatapos noon ay pumasok na sila sa loob ng bahay at doon na nga itinuloy ang inuman. Eksakto 10:00 na ng gabi ay nagkalasingan na nga sila. Subalit lingid sa kaalaman ng magpinsang Vanessa at Isha ay hindi masyadong nag-inom si Ronald. Iba kasi ang plano niya ng mga oras na yon. Walang iba kundi makasex ang isa sa magpinsan. Maya-maya, nang makatulog na si Vanessa sa sofa, ay doon na nga gumawa ng aksyon si Ronald. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Hinatak niya kaagad si Isha sa kanyang kwarto at isinagawa ang kanina pa niyang pinaplano. Nang nakaiga na sila sa kama at nakaharap na sa isa't isa habang parehong nakatanggal na mga pangitaas na damit, ay muli na namang sumagi sa isip niya ang babaeng taong grasa. Kaya natigilan siyang bigla na ay pinagtaka ni Isha. Parang nawala tuloy ang tama ng alak sa binata ng mga oras na yon. Agad siyang tumayo at nagbihis bago harapin ang dalaga na naghihintay lang. Pasensya na ha. Tulungan mo na lang kaya kung buhatin ang pinsan mo. Dito na kayo matulog sa kwarto. Dismayado si Isha ng mga sandaling yon. Pero tumulong na nga ito sa pagbubuhat kay Vanessa. Nang nasa kwarto na ang dalawang babae ay nagpaalam na si Ronald na matutulog na. Pumesto siya sa sofa at doon nahiga hanggang sa makatulog na nga ng tuluyan dala na rin ang tama ng alak. Pagsapit ng 12:00 ng gabi ay nagising si Ronald dahil sa lamig ng kapaligiran. Pagdilat ng mga matay, napansin niya kaagad na nakabukas ang pinto ng bahay. Kaya dali-dali siyang tumayo para sumilip at isara ang pinto. Pagtayo niya sa mismong pintuan, ay napasilip nga siya sa labas ng bahay. Wala naman siyang nakitang kahit na sinong tao. Subalit, nang mapabaling ang tingin niya sa basurahan, ay doon niya nakitang nakakalat na ang mga basura roon. Napailing si Ronald bago lumabas ng gate at ayusin ang nasabing mga basura. Nang okay na, kaagad siyang bumalik sa loob ng bahay saka isinarat ikinandado ang pinto. Hihiga na sana siya sa mahabang sofa nang marinig niya ang pagbukas ng pinto ng kanyang kwarto. Hanggang sa tumambad sa kanyang paningin si Isha. Nakatayo na ang dalaga at nakangiti sa kanya. Pagkatapos noon, ay marahan yung naglakad habang nagtatanggal ng suot na damit hanggang sa makalapit na sa kanyang pwesto. Pagkakita niya sa magandang katawan ni Isha ay umiral na naman ang kakaibang init sa kanyang katawan. Subalit bigla rin napawi ang mga yon nang unti-unting magbago ang amoy ng paligid. Umalingasaw ang nakakasukang amoy na tila may kung anong nabubulok na karne. Napatakip ng ilong si Ronald kasabay ng paggala ng tingin sa kapaligiran. Utik! Anong amoy yun?
halos hindi na niya nabigkas ang huling sinasabi sapagkat mula sa gitnang parte ng katawan ni Isha ay isa-isang nahulog ang mga matatamang uod. What the... Pag-angat niya ng tingin kay Isha ay laking gulat niya sapagkat hindi na to ang magandang babae. Ang babaeng nakatayo na sa kanyang harapan ay ang babaeng taong grasa. Hubot-hubad ito habang nakatingin sa kanya na takot na naman ng mga oras na yun. Kaagad napatra si Ronald habang nakatunghay sa babaeng inuuod ang pagkababae. Kaagad sumilay ang kaba sa kanyang dibdib ng mga oras na yon kasunod ng pagbalot ng matinding takot. Habang pinagmamasda ng mga uod na gumagapang sa sahig, ay takot na napatanong ang binata sa babaeng taong grasa. Ano bang kailangan mo sa akin? Ano bang ginawa ko sa iyo? At bakit ayaw mo akong tigilan, ha? Ngumiti muna ang dalaga na abot tenga at pagkatapos noon ay bigla itong sumeryoso ng mukha. Mas tumalima mga ito habang nakatingin kay Ronald na nung sandaling yon ay hindi na mapakali sa mga nangyayari. Oras na ng paniningil! Sa sobrang pag-atras ay tumaob ang sofa at kasamang natumba sa sahigang natatarantang binata. Tumakbo siya palayo sa babaeng taong grasa na marahang naglalakad palapit sa kanya habang nanlilisik ang mga mata. Sa dami ng kasalanang ginawa mo, dapat lang sa iyo na maparusahan. Nang mag-corner na si Ronald ay hindi na siya nakatayo sapagkat nasa harapan na niya ang babaeng taong grasa. Ang mga nahuhulog na matatabang uod mula sa ari ng babaeng taong grasa ay gumapang patungo sa binata na nung mga sandaling yon ay takot na takot sa mga nangyayari. Mas masahol ka pa sa uod, Ronald! Walang ano-ano'y nilingkis siya ng babaeng taong grasa. Nanlaban naman ang husto si Ronald dahil sa takot. Ang mga uod din kasi ay gumagapang nasa buo niyang katawan at nararamdaman niya ang ilan na parang pumapasok sa bawat butas ng kanyang katawan. Sa bibig, sa ilong, sa tenga, sa mata at sa pwetan. Demonyo ka! Tigilan mo ako! Tigilan mo na ako! Lumabas ka, babae ka! Nang mahawakan ni Ronald ang naninigas at tuyong buhok ng babae, ay kaagad niya itong iwinasiwas dahilan para lumuwag ang pagkakalingkis nito sa kanya. Pagkalaon ay pareho silang napadapa sa sahig, kaya sinamantala ng binata ang pagkakataon na yon. Umibabaw siya sa babaeng taong grasa at saka ito hinigpitan ng pagkakasakal sa liig. Mamamatay ka! Lumayo ka sa akin! Lumayo ka! Mamamatay kang bruha ka! Aray! Tila natauan si Ronald matapos siyang mapukpok sa ulo ng bote. Nabasag yun at kumalat ang bubog kasabay ng pagbalandra niya sa sahig. Marahan siyang bumangon habang nakahawak sa ulong duguan na ng mga oras na yon dahil sa pagpalo ng bote sa kanya ng kung sino. Pagdilat ng mga mata niya'y malabo niyang nakita ang babaeng sinasakal niya kanina na nakahandusay na sa sahig. Nanlaki ang mga mata niya pagkakita kay Isha na mangiyak-ngiyak habang nakahawak sa sariling liig. Pagkalaon ay napalingon siya kay Vanessa na nakatayo sa harapan nila habang puno ng takot ang mukha at hingal na hingal. Bakit mo ako pinalo ng bote sa ulo? Nagpapalit-palit siya ng tingin sa magpinsan at nang mapagtanto niya ang nangyari ay biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Doon niya lang kasi na-realize na sinasakal niya si Isha kaya naman pinalo siya ng bote sa ulo ni Vanessa. Magpapaliwanag ako, hindi niyo naiintindihan Vanessa, Isha, yung babaeng taong grasa, nandito siya! Uy! Teka! Huwag kayong umalis! Wala nang nagawa si Ronald kundi pagmasdan na lang ang dalawa habang paalis sa kanyang bahay. Kahit ano kasing paliwanag niya ay malinaw sa mata ng dalawa na pinagtangkaan niyang sakalin si Isha. Demonyo kang taong grasa ka! Ayup ka! Bruha ka talaga! Kapag nakita kita, papatayin kita! Dahil sa nangyaring yon, kinabukasan ng kontakin ni Ronald ang magpinsan ay hindi na ito sumasagot.
simula nang nangyari ay umiwas na si Vanessa at Isha sa kanya. Ilang araw din na palagi niyang napapaniginipan ang babaeng taong grasa na humahalakak habang pinahihirapan at ginugulo siya. Kaya naman nagdesisyon si Ronald na kumonsulta sa isang paranormal expert para malaman kung paano matatapos ang bagay na yon. Biyernes ng hapon, tinungo niya ang bahay ng isang paranormal expert na may alyas na silo. Nagbiyay pa siya papuntang Cavite para lang kumonsulta dito. Manong silo, pwede niyo po ba akong matulungan? Meron kasing babaeng taong grasa na gumagambala sa akin. Palagi siyang gumugulo sa panaginip ko. At kung minsan, nakikita ko siya kahit saan. Hindi na po ako makatulog na maayos dahil dun. Nawawalan na ako ng kapayapaan. Ngumiti lang si Manong Silo pagkakita kay Ronald. At pagkatapos ay pinaupo niya ito sa kanyang harapan. Akin na ang kamay mo. Inilahad ni Ronald ang magkabila niyang kamay at pinagpantay naman ni Mang Silo ang kanyang hiniliit. Nang hindi na to magpantay, ay nagtaka ang binata sa kanyang nakita. Hindi naman na nagulat ang manggagamot sa nakita nito. Pagkatapos noon, ay nagsagawa pa ng ilang paranormal practice ang Ginoo bago ito magbigay ng kanyang konklusyon. At laking gulat nga ni Ronald dahil sa mga sinabi ng Ginoo na tugmang-tugma sa mga pangyayari. Kinulam ka ng isang taong naging malapit sa iyo. Dati mo siyang girlfriend. Ang ginamit niyang paraan ng pangkukulam ay hindi naman ganoon kabigat. Pero kapag tumagal yun maaari kang mapahamak o di kaya ikaw naman ang makagawa ng masama sa ibang tao. Nanlaki ang mga mata ni Ronald sa mga narinig. Doon niya naalala ang ginawa niyang pananakal nito kay Isha. Dahil din sa mga sinabi ni Mang Silo, ay kaagad naman pumasok sa isip ng binata ang huling ex niya na si Janella. Lang niyang babae yun ah. Nakaramdam na matinding galit si Ronald kay Janella na mga oras na yon. Kaya naman humingi siya ng payo sa manggagamot. Paano po ba makakalaya sa pangkukulam? Gusto ko na po magkaroon ng katahimikan lalo na sa gabi. Ang may tutulong ko lang sa iyo sa ngayon, itong pangontra na ibibigay ko sa iyo. Sagrado kasi ang kulam na ibinigay sa iyo at mababali lang yon kapag ikaw mismo ang humingi ng tawad sa ex mo. Dahil sa mga sinabi ni Manong Silo ay mas lalong nanggalaiti si Ronald. Kaya nang hapong yon, matapos niyang matanggap ang isang uri ng pangontra, ay dali-dali niyang kinontak si Janella para makipag-usap prito ng maayos. Sumang-ayon naman ang dalaga sa pag-aakalang makikipagbalikan siya rito. Eksakto 6:00 ng gabi na magkita sila sa isang parke para makapag-usap at magkapatawaran. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Ronald ng mga oras na yon pagkakita sa dating kasintahan. Janella, kung ano man ang nagawa ko, sana lang talaga mapatawad mo ko. Please, alisin mo na yung kulam sa akin. Kailangan ko ng kapayapaan. Anong sinasabi mong kulam? Nang marinig yon ni Ronald ay biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang pagbumuka. Mula sa pagmamakaawa ay napalitan ito ng galit. Hinawakan niya sa magkabilang balikat ang dalaga at saka yun idiniin ng husto. Ikaw lang ang gagawa sa akin ito eh. Di ba sabi mo gaganti ka? Kung ayaw mo magkasakitan tayo, bawiin mo na ang pagkulam sa akin, ponyemas ka! Anong sinasabi mo? Aray ko, Ronald, nasasaktan ako. Wala akong alam sa mga sinasabi mo. Sabi ng manggagamot, kinulam daw ako ng ex ko na nabuntis ko at ikaw lang ang... Hindi na rin natapos ang binata ang sinasabi matapos mapagtanto na hindi lang naman pala si Janella ang ex-girlfriend na binuntis niya at iniwan. Dahil doon ay binitiwan na niya ang dalaga na nung mga oras na yon ay punong-puno pa rin ng pagtataka. Hayop na yan. Sino sa kanila? Ilang saglit pa'y bigla na lang umihip ng malakas ang hangin at nang dumampi yon sa balat ni Ronald ay bigla siyang napayakap sa sarili.
dahil sa kakaibang lamig na dala ng hangin. Lamig na parabang may kung anong hindi magandang nagbabadyang mangyari. Paglingon niya kay Janela ay nanlaki ang mga mata niya sapagkat nag-iba na ang anyo nito. Ang babaeng taong grasa na palagi niyang nakikita at nagpapahirap sa kanya ay nakatayo sa harapan niya ng mga oras na yon. Nanlilisik ang mga mata nito. Nakangiting abot tenga habang titig na titig sa kanya. Hindi kaagad nakaimik si Ronald. Inilabas niya na lang ang sinasabing pangontra ni Mang Silo. Isa yung uri ng bala na nakabalot sa pulang tela. Pwede ba? Tigilan mo na ako! Matapos niyang itapat sa babaeng taong rasa ang nasabing pangontra ay humalakhak lang yon ng humalakhak na parang isang demonyo. Dahil doon ay muling sumilay ang matinding takot sa buong pagkatao ni Ronald. Napatakip tenga siya dahilan para mahulog niya ang nasabing pangontra. Lubayan mo na ako! Sino ka man? Ayaw mo na ako maging matahimik! Humalakak lang ng humalakak ang babaeng taong grasa at pagkalaon ay bigla itong tumahimik. Mas lalong tumalim ang tingin ito. Mas lalong tumapang na punong-puno ng galit na parabang nag-aapoy. Pagkatapos ay humakbang ito ng marahan palapit dahilan para mapaupo na naman sa takot si Ronald. Matatahimik lang ako kapag pinatay mo ko! Kinuha ng babae ang nanginginig na kamay ni Ronald at pagkatapos ay inalalayan siyang tumayo. Kasunod noon ay inilagay ng babae ang mga kamay ng binata sa kanyang liig at saka malapad na umiti. Patayin mo na ako para matahimik ka na, para matapos na ang lahat. Wala sa sariling hinigpitan ni Ronald ang pagkakahawak sa liig ng babaeng taong grasa na nung mga oras na yon ay nagsimula na namang humalakhak ng humalakhak na parang wala lang ang pagkakasakal. Mamamatay ka, mangkukulam ka! Mamamatay ka na! Tigilan mo na ako! Patahimikin mo na ako! Sige Ronald, patayin mo na ako para hindi mo na marinig ang malademonyo kong tinig. Kapag namatay na ako, darating ang panahon na magkakasama na tayo sa impyerno at doon naman kita pahihirapan. Tila nagising sa katotohanan ng binata matapos siyang maalala ang ginawa niya kay Isha. Dahil doon ay kaagad niyang binitiwan ang babaeng sinasakal at sa isang iglap ay nawala ang babaeng taong grasa. Nanumbalik ulit sa harapan niya si Janela na nung mga sandaling yon ay maluha-luha na ang mga mata sa kakaiyak dahil sa tindi ng pagkakasakal niya. Ano bang ginawa ko sa iyo, Ronald? Bakit mo ko ginaganito? Minahal kita ng totoo. Nagpabuntis ako sa iyo. Binigay ang buong puri at pagkatao ko. Tapos ngayon, gusto mo na akong patayin? Napakasama mong tao! Para bang nagising sa katotohanan si Ronald matapos ang tagpong yon. Ilang saglit pa ay minasdan niya lang si Janela na parang wala sa sarili hanggang sa hindi niya namalaya na unti-unti nang tumatagas ang luha sa kanyang mga mata. Nang mga sandaling yon ay sakalang napagtanto ng binata ang mga pagkakamaling nagawa niya sa buhay. Ang mga panluloko niya sa mga kababaihan, ang ginawa niyang pagbubuntis at pag-iwan sa mga ex niya na ngayon ay isa rito ang gumagawa ng pangkukulam. Sorry, Janela. I'm very sorry. Kasabay ng pagkakasabi niyang yon ay bigla siyang napaluhod. Umiyak siya ng umiyak kaya naman labis na nagtaka si Janela. Lumapit ang dalagat, niyakap siya ng mahigpit habang pumapalahaw ng pag-iyak. Sorry talaga, Janela. Sorry sa lahat ng ginawa ko. Please, tulungan mo ako. Ayoko mawala sa sarili. Gusto ko na ng katahimikan. Ano ba nangyari? Anong sinasabi mong kulam? Hindi kita maintindihan, Ronald. Please, natatakot na ako, Janela. Please help me. Hindi ko na talaga alam kung ano pang gagawin ko. Parang awa mo na, tulungan mo ako. Pananagutan ko na ang bata. Tulungan mo lang ako, parang awa mo na.
Nang gabing yun ay sumama si Janela na umuwi sa bahay ni Ronald. Pagdating doon ay ikinuwento nga ng binata ang lahat-lahat. Wala siyang itinago kahit na isa. Lahat ng ginawa niyang katarantaduhan ay inamin niyang lahat kay Janela. Kung paano siya makipagrelasyon sa isang babae at pagkatapos mabuntis ay iiwan na lang to ng basta-basta. Hindi alam ng babae kung ano ang magiging reaksyon niya matapos sa mga nalaman, subalit dahil sa pagmamahal niya kay Ronald ay nagpa siya si Janela na tulungan ito. Tatanggapin ko ang lahat ng sasabihin mong masasakit na salita. Basta tulungan mo lang ako, Janela. Pangako, magbabago na ako. Ilang araw ang nakalipas. Sinikap ng tulungan ni Janela si Ronald hanggang sa napadpad sila sa Bulacan at nakilala si Ginang Sabel. Isang matandang albularyo na sinasabing magaling manggamot ng mga kulam. Malayo pa lang sila ay alam na kagad ng matandang Ginang kung ano ang problema. Simula pa lang naloko ka na, iho. Kilala ko ang nangulam sa iyo. Po? Pinatuloy muna sila ng matandang babae sa loob ng bahay bago ito nagpatuloy. Matagal mo na silang kakilala. Ito ang mga pangalan nila. Nang mabasa ng binata ang mga pangalan na isinulat ng matandang babae sa papel, ay nagitla siya ng gusto. Hindi niya tuloy alam kung ano ang magiging reaksyon niya matapos malaman ng mga yon. All this time pala, pinaglalaroan nila ako, si Vanessa at Isha, pati ang paranormal expert na si Mang Silu na yon. Tumango ang matandang babae bago magpaliwanag sa binata. Isa sa mga malapit nilang kaibigan ang naging ex mo noon at iniwan mo rin matapos mong mabuntis. Nalaglag ang batang dinadala ni Carmina at naging dahilan din yon kaya siya nagpakamatay. Kinaibigan ka ni Vanessa at Isha para makaganti sa'yo. Lalong hindi makapaniwala si Ronald sa kanyang narinig. Iibig pong sabihin, parte lang ng acting nila yung nangyari sa bahay? Siniguro lang nila kung epektibo ang kulam na ginawa sa'yo. Ngayon ko kontrahin natin yon para tuluyang kang makalaya sa ginawa nila. Pero sasabihin ko sa'yo na hindi magiging madali dahil makapit ang sumpa ni Mang Silo. Sumang-ayon naman kaagad sina Ronald at Janela, kaya kaagad isinagawa ng matandang manggagamot ang ritual ng pagpapalaya sa sumpa ng kulam. At katulad ng kanyang sinabi, hindi nga naging madali ang lahat, sapagkat halos ilang beses na nahimatay si Ronald dahil sa hirap na mga pangyayari. May pagkakataon din na ilang beses siyang sumuka at may kasama pang dugo ang ilan. Sa biyaya ng Diyos ay nakaraos ang binata at tuluyang nakalaya sa kulam. Magmula nang matapos ang kalbaryong yon, ay tuluyan na ngang hindi nakita ni Ronald sina Vanessa at Isha. Naging maayos din ang pagsasama nila ni Janela, nanganak ang babae ng malusog na sanggol na pinangalanan nilang Carmina. Nang makita ni Ronald ang kanyang anak, ay tuluyan na nga siyang nagbago ng pananaw sa buhay. Natutunan niyang mahalin si Janela ng buong puso at naging maayos nga ang pamumuhay nila bilang mag-asawa. Sinimulan na ring hanapin ni Ronald ang iba pa niyang anak sa tulong ng butihin niyang may bahay. Subalit iilan lang din ang tumanggap sa kanya bilang ama. Wakas!